Sa mapagpalang araw na naman po mga kadahon, ang ating topic naman po ngayon ay tungkol sa saging saba or cardaba banana. Ayan, so ating cardaba. Alam niyo po ba mga kadahon na napaka-different ng vitamins nito compared sa ibang banana, sa ibang saging, no? Dahil napakaraming vitamina po nitong dala, lalo na kung kakainin natin ito ng hinog lang at huwag nang lagain pa, dahil sobrang laking tulong po nito sa ating katawan. Dahil sabi po sa ayon po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine or DMAM, marami itong vitamina at minerals tulad ng vitamin B6, dietary fibers, vitamin C, vitamin A, iron, potassium, thiamine, calcium, phosphorus, protein. Ayan, ganun po karami ang vitamina na dala ng ating cardaba banana or saging saba. At ayon sa kanila na mas maigi nga itong kainin talaga na hinog lang, kasi usually ginagawa natin dito, no, nilalaga, lalo na kung ganyan ang tsura niya na para siyang maniba. Ayan, may green pa siya. Actually hindi siya totally hinog na hinog masyado, medyo may green pa siya. Mas maganda po siyang kainin ayon sa DMAM, dahil nga po sa napaka raming vitamina nito, at para mas puro natin makuha ang vitamina ng cardaba banana. Ayan. At marami po itong napapagaling na mga sakit tulad ng healthy heart. Ayan. Binibigyan tayo nito ng maayos na circulatory system upang mapanatiling malusog ang ating mga puso at makaiwas sa stroke, at maayos na daloy ng dugo upang makaiwas sa high blood dahil sa potassium na taglay ng saging saba at vitamin B6. Kaya yung ating dugo po ay dadaloy ng maayos, at dahil din po doon sa potassium na yon ay makukuha natin yung maayos na sirkulasyon ng ating katawan, lalo ng ating puso. Ayan. At maganda rin po ito mga kadahon sa pampalakas sa ating katawan, no? Dahil sa taglay na vitamina at minerals nito, mabilis nitong binabalik ang ating lakas. Ayan, sa pamamagitan lang ng pagkain ng dalawang pirasong saging saba sa isang araw, dahil wala po itong caffeine. Ayan, mabilis. So, ibig sabihin, para siyang kuminom kayo ng energy. Ayan, tawag nun yung ginagamit sa sports, Gatorade. Ayan, diba mabilis yung nakakapabalik ng lakas. Ayan, mas ma-effective po ito compare sa Gatorade, dahil mas mabilis nitong ibinabalik ang ating lakas. Puro pa at mabitamina pa po mga kadahon, no? At alam nyo rin po ba mga kadahon na maganda rin po ito sa constipation? Nakakatulong ito sa maayos na pagdumi dahil sagana ito sa dietary fibers. Ayan, ganun po kaganda ang ating cardaba banana or saging saba. Kaya maganda po siya sa constipation para maayos tayo makadumi, hindi tayo bloated, no? Ganun po kalaki na itutulong ng ating saging saba sa ating katawan mga kadahon. Ayan, at maganda rin po ito mga kadahon sa ating mga mata, pampalinaw ng ating mata. Ayan, good eyesight. Dahil po ito ay may vitamin A na nakakapagpalinaw ng ating mata at pinapanumbalik yung linaw ng ating mga mata. Ayan, at alam nyo rin po ba mga kadahon na napakaganda nito sa mga may ulcer. Ayan, kahit na ganun na kalala, grabe na kalala yung ulcer mo, mas maganda po itong pang
panggamot, panggamot, dahil napaka-effective po nito. Ilang saging saba ay may item natural antacid na tumutulong para protektahan ang inner wall ng ating bituka, kaya maiwasan ang pamamaga ng ating bituka na nagiging sanhi ng pag-atake ng ulcer dahil sa phospholipid at flavonoid and lecosadine. Ayan, ganun siya kagaling mga kadahon. At maganda rin po ito mga kadahon na pampapayat. Ayan, sa mga gustong pumayat dyan, maganda po ito at mabilis ito makapapayat dahil unang-una po ay nakakabusog ito, mabilis makabusog, at pangalawa po ay napakababa po ng calories na meron ng ating saging saba. Kaya maganda po itong pampapayat mga kadahon. Ayan, kung gusto nyong pumayat, kain lang kayo nito para mabilis kayong pumayat at mabilis din mabusog, no? Kaya hindi mo na kailangan kumain na maraming kanin. Ayan. At alam nyo rin po ba mga kadahon na maganda rin ito sa mga na-stress, o anti-stress po ito, dahil sa mataas na component ng saging na tryptophan na kinoconvert ng katawan para maging serotonin mood. Ayan. Ganon kagaling siya mga kadahon, no? Maganda rin po siya mga kadahon sa pampasigla ng ating mga red blood cells. Ayan. Dahil ang saging saba ay may vitamina copper, kaya nagiging maayos ang ating red blood cells. Nagiging mas dumadami, mas lumalamang siya compare sa white blood cells. Kaya napakalaking tulong po nito mga kadahon. Ayan mga kadahon, maganda siyang pasiglahin natin ang ating mga dugo, yung ating red blood cells, upang maiwasan natin magkasakit ng leukemia or maging anemic, magkaroon ng anemia. Napakahalaga po ng ating red blood cells dahil dyan muntik ng masalina ng dugo yung aking pamangkin na baby pa. At yun nga, yung kwento ko sa inyo nung nakaraang vlogs ko, yung aking dalawang pinsan ay namatay sa leukemia dahil natalo yung kanyang pulang dugo, ang naiwan na lang sa katawan niya puro white blood cells, kaya yun, kinamatay nila. Kaya napakahalaga mga kadahon na pasiglahin natin yung ating red blood cells, kaya kain lang tayo nito para yung ating red blood cells ay mas dumami, mas maging masigla, maging mas maayos ang daloy nito, no? At alam nyo rin po ba mga kadahon na pampatibay din ito ng ating mga buto. Ayan, di ba? Dahil nakakatulong ang pagkain ng cardaba banana, nakakatulong ito sa ating buto dahil ito ay may magnesium at antioxidant na tumutulong para palakasin ang ating mga muscles. O, di ba mga kadahon? Nasa saging saba lang yan mga kadahon. Napakaraming bitamina ng ating cardaba banana. Alam nyo rin po ba mga kadahon na ang ating cardaba banana o saging saba ay nagpapalakas ng ating immune system. Ayan. Dahil may taglay itong vitamin C. O, diba, vitamin C. Akala natin sano lang sa prutas, sa mga maasim na pagkain. Meron din po itong vitamin C mga kadahon. Ayan. Kaya hindi lang ito bastang isang saging saba lang na lalagain mo lang or ihalo natin sa ulam, no? Napakadaming bitamina nito mga kadahon. At alam nyo po ba mga kadahon ang pinaka-the best na gustong-gusto ko dito sa saging saba ay anti-insomnia. Opo, anti-insomnia ito mga kadahon. Napaka-effective na anti-insomnia po ito. Kung nahihirapan kayo matulog, at kumbaga kahit yung nagigising ka tapos hindi ka na makatulog agad, or talagang umaga na, tumitilaok ng manok, sikat ng araw, mulat na mulat pa rin yung mata mo, no? Parang addict lang. Yan, dahil ngayon sa insomnia. Ayan, ito po mga kadahon ang number one na nagpagaling ng aking insomnia. Ayan, kasi may insomnia rin ako dati na pag nagising ako
sa maling oras ng aking pagising, hindi na ako nakakatulog ulit. Ito lang yung ginawa ko, mga kadahon. Kumain lang ako nito lagi. Lagi ko siyang kinakain. Hinog na lang siya. Hindi ko na siya nilalaga. At ayun, napansin ko, gumaling yung aking insomnia. Dahil sa potassium at tryptophan, kaya tinutulungan tayo nito na makatulog ng mahimbing, lalo na kung gagawin pa natin tea or tsaa, ang sabaw ng pinaglagaan po nito. Ang pinaglagaan ng ating saging saba. Kaya bago mo siya lagain, hugasan mo muna maigi, no? Para yung sabaw, pwede mo siyang gawing tsaa. Kasi masarap din naman, manamis. Usually, pag nagluluto ako ng ulam, mga sinabawan, sinasama ko yung balat, yan. Inaano ko lang yan, pinuputol ko lang siya dito, tapos nugasan na yun. Nalagay ko na lang siya ng ganyan lang. Kasi nga po, yung vitamina nung balat ay napakahalaga pong sa ating katawan, mga kadahon. Ayan, ganun siya ka-effective, mga kadahon. Kaya kain lang tayo ng saging saba para magkaroon tayo ng magandang tulog, no? Lalo na sa Whitey World. Ayan, yung mga puyaters na mga kapatid natin dyan, ng mga kadahon natin dyan, talagang nagpupuya talaga para sa WH. Ayan, para lang makuha ang banana. Ayan, dahil sa banana, nagpupuya tayo, no? Kaya, ang gagawin natin, yung banana rin ang gagawin natin panggamot para makatulog tayo ng mahimbing. Ayan, di ba? Kaway-kaway sa ating mga kadahon na nangangailangan ng mga banana, at hanggang ngayon ay pinaghihirapan at pinagpupuyatan ang banana. Ayan. Kaya kung ang banana ang nagiging rason ng ating pagpupuyat, gawin yung banana din ang gawin, saging saba din ang gawin nating panggamot sa ating pagpupuyat para makatulog tayo ng mahimbing. Ayan, kaya mga kadahon, kain-kain lang tayo ng banana para mas makakuha tayo ng maraming banana. Kain tayo ng banana. Ayan, yung ating saging saba, no? At alam nyo rin po ba, mga kadahon, na napakaganda rin ito sa ating kidney. Ayan, dahil tumutulong itong saging saba para proteksyonan ang ating kidney at palusugin palalo. O, ganun siya kaganda, mga kadahon, no? Hindi lang siya basta isang saging, isang prutas. Napakalaking tulong nito sa ating katawan. At higit sa lahat, mga kadahon, napakaganda rin nito sa high blood, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dahil mabilis, napakabilis po nitong makapababa ng ating dugo. Basta kainin lang natin ito ng hinog, mabilis po, napakabilis po ng resulta ng pagbaba ng ating dugo. Kasi kami ni Mama, yan ang pinapakain ko kay Mama. Ayan, kung nakita nyo po, napanood nyo yung pagka-stroke ni Mama, isa po ang saging saba sa pagkain niya tanghali at gabi. Isa po ito sa naging rason kaya mabilis gumaling si Mama, dahil po doon sa kanya pagkain ng saging saba, dahil sa kanyang stroke, mild stroke. Isa po ito sa naging reason para gumaling si Mama na mabilis. Kaya mga kadahon, kain-kain lang po tayo nito at upang lumusog ang ating katawan. Ayan, maraming salamat po. Happy watching and God bless us. Don't forget subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!